Hi, good morning. Good morning, hindi na good morning pala, no? Afternoon na, 3:30 na sa amin dito sa Japan. So ngayon, nag-iba yung ating boses dahil may lagnat ako. Nahawa ako siguro sa anak ko nung last Wednesday. May flu kasi siya. Kasi dito napakaano yung trangkaso, flu, uso ngayon dito sa amin. Kaya nahawa ako. Dito ako ngayon sa clinic, malapit dito sa amin. Kaya by telephone na lang yung in-interview na lang ako. Kinuha yung health, ano ko yung Japan health, sir, ano yun, basta insurance, ganun number. Kinuha na lang yun, pangalan. Wala na akong susulatin, pupunta na lang, tatawagan na nilang na lang nila ako dito sa sasakyan, maghintay na lang daw ako. Pag tumawag sila, yon sasagutin ko daw, pati yung gamot i-prepare na nila. Pero may ano pa rin, kukunan pa rin ako kung ano, kung may flu ba ako or wala. Dito lang ako sa sasakyan, hindi na ako papasok dun. Mula nung nagka corona, ganito na ang pamamala ka dito sa Japan. Dito ka na lang sa pag may lagnat ka, dito ka na lang sa sasakyan, maghihintay. So ayan, dito ako sa sasakyan, tatawag na lang yun mamaya, maya siguro. Yun, ang hirap pag magkasakit. Hindi ko ginusto tong, wala namang gumusto ng magkasakit, diba? Pero napakaayaw ko talaga nitong magkasakit kasi wala kang magagawa. Nalalanta ka. Basta, hindi ko alam. Uso kasi dito sa mga bata ngayon ang flu. So, maya ulit ha. So, ito na, nandito tayo ngayon sa bahay. Kakauwi ko lang. Dalawang oras ako naghintay dun sa sasakyan dahil sa sasakyan na lang ako pinapahintay. Hindi na ako pinapasok doon. Kaya super ang tagal ng hinintay ko. By call lang ang nurse tsaka yung doktor sa akin, tumatawag lang by telephone lang. Hindi kami nag face to face talaga na yung check up, by on call lang. Tinatanong lang nila ako kung okay ba yung ano, na paano ba daw ako, explain naman ako ganito ganyan. So yun, nagka-flu ang lola ninyo, kaya ito yung gamot na binigay. Ilang piraso ba tong gamot na to? For hindi 8 ka piraso, 8 ka klase yung gamot natin. Tatlong piraso to, 6 pala. So ito ang ating iinumin by within 5 days. So kahit nandito tayo sa bahay is magmamask tayo kasi nakakahawa. Ayan. Yun nga, kahit may sakit tayo, gumawa pa rin tayo ng mga gawain bahay, gawin pa rin natin. Okay naman ako, hindi naman ako totally yung plakda talaga sa bed. May pwersa naman yung katawan ko. Kaya lang, yung ubo, kunting ubo. Pag flu, ganito talaga. 5 years ago, nagkaganito na din ako. Kaya ayun, bumalik ulit. Nahawa ko sa anak ko. Kahit may mga sakit tayo, mga nanay, nakuha pa rin tayo. Pero wala magagawa, need nating kumilos. Hindi tayo pwedeng nakahilata lang sa banig, sa bed. Kailangan pa rin nating gumalaw-galaw dahil wala, tayo lang inaasa ng mga anak natin. Yung asawa ko din, nandun siya sa anak ko sa Sendai. May laban kasi 2 araw, kahapon pa yon. Pero umuwi siya kagabi, bumalik na naman siya kanyang madaling araw. Kaya kami lang dito 3. Ganito, hindi pwedeng... Kailangan mo talagang pilitin ang sarili mo na tumayo. Ipaghanda mga anak ng pagkain, ganun.
kailangan mo din kumain dahil iinumin mo din yung 6 na pirasong gamot. So, ayun. Mahirap. Pag ganitong nandito ka sa ibang bansa, ikaw lahat ang gagawa. Hindi kagaya sa Pinas na pag nandyan ka, katabi mo nanay mo. Pwede mo yasa sa nanay mo, sa kapatid mo. Dito hindi. Ikaw. Ikaw mismo talaga. Ikaw ang gagawa lahat. Ito pa yung mga hugasan ko. Hindi ko pa nahugasan dahil pinapahinga ko muna yung kamay ko. Pero magko 4:45 na. Ito na ako ngayon sa kusina. Ayan yung hugasan natin. Ayan. Hugasan muna tayo. Hindi ko alam kung anong kakainin namin ngayon. Kay Mono, hindi ako nag-grocery dahil hindi ako pwedeng lumabas. Ito lang. Nandito lang tayo sa loob ng bahay. Wala. Walang kalaman-laman yung aming ref. Puro lang tofu. Ito lang. Yan lang ang nasa loob ng ref namin. Ayan. Kung anong meron na lang, ang gagawin ko na lang. Hindi ko na ipipilit ang wala. O, diba? Ayan na lang ang gagawin ko. Mag-uudong na lang ako. Prito ko, iigisa ko itong udong. Yan lang ang gagawin natin ngayon. May tsahan pa naman tayo na. Nandito sa... Ayun yung tsahan. Kinawa ko kagabi. Hindi pa nakain. Kaninang umaga, gumawa ako ng sabaw ng mga bata. At gumawa din ako ng munggo. Na hindi ko alam kung anong lasa ng munggo ko. Basta na lang. Basta craving. Ayun yung kusina natin ngayon. Hayaan na nyo lang. Pasensyahan nyo na lang ating kusina na. So, mga nanay-nanay talaga. Ganito talaga ang papel ng mga nanay. Need talagang gumalaw. So, dyan na muna kayo. Hanggang ngayon, wala pa rin akong stand dito sa aking camera dahil hindi pa ako nakabili. Alam niyo naman, yung kapirahan natin is maraming binibigyan. Nilalaanan. So, ayun. Dyan na muna kayo. Maghugas muna ako, ha? Netsuha ka ti gurang? Musi arin sa tribe tumite. Mama sa akin. Arin na da. Ako sa ito sa Odong, yako ka na. Odong. Ato tiyahan, mada tiyahan naro ka na. Tiyahan tabi rosto ha, tabi din eh. Hindi ako nakapagpamalingke dahil bawal lumabas. Hindi pwedeng lumabas pag ganitong may sakit. O, yuhay, hala, ita. Takiyukin na kara. Dingkits kite, itsibang we. Akaro ko na rayon eh. Hay ako, gingkan na dingki. Hay, tiyote. Hay ako, diyote. May dumating kasing ano. Ayan, may dumating tayong package. Package, hindi naman ito package. Padala ng tawag nito. Pinsan nila. Ganito dito pag December, nagpapalitan, nag-exchange gift sila. Magpipinsan ng mga pagkain, papadala. Post. Ganito sila dito. Kultura ng mga Japanese. Pag tuwing December, papasalamat na, yun, para next year,
tuloy pa rin ang communication natin, ganun, mga ganyang bagay. Ganito ang kultura ng mga Japanese. Exchange gift, things, pabila, ano, papasasalamat lang naman. So, ayan. Nagpadala na kami ng apple, isang box yung padala namin. Asawa ko naman lahat nagbayad. Siyempre, wala naman tayong pera dahil, no? Sa, ano naman kasi niya, ang tawag na ito, pinsan. Ganyan sila dito taon-taon. Pinapadala niya yung mga ka-close na pinsan nila, yun lang. At yun, nag-response yung pinadala na namin ng apple na isang box. Ito yung pinadala. O, diba? Ganito sila dito. Super, yun, give and take ang mga hapon. Ayaw nila ng tanggap lang. Thank you, gusto nila. Kung anong binigay sa kanila, papalitan din agad nila. Ayaw nila ng take ng take. Hindi kagaya ng ibang tao na take lang ng take. Thank you, ganun. Walang give, di ba? Mas maganda talaga yung give and take para maganda din ang relasyon sa mahan, di ba? Puro ka lang ng take, wala ka ng mga ano. Di maganda, di ba? So yun, pasensya na nakaganito tayo. Ituloy ko muna yung pagbubugas ko, ha? Mauna, maayong hapon, maayong gabi, isa tanan. Day 2 na ng ating kuan. Tagalog di ay. Day 2 na ng ating trangkaso. Flu. Flu ba yun? Kahit may ano, hindi naman yung mabigat yung katawan natin, wala akong. One day lang yung lagnat ko, isang araw lang. At yung lalamunan ko lang, hindi naman matamlay yung katawan ko, hindi siya mabigat, magaan yung katawan ko. As usual, ganun pa rin, pero yung medyo ubo lang, konti. Ay, eto, tuloy pa rin ang buhay kahit may may naramdaman tayong sakit sa katawan. Laban pa rin, laban Japan. Kailangan natin kumilos dahil walang mag-aalaga sa atin. Walang magsasabi sa atin na pahinga ka, dyan ka muna. Ako muna ang gagawa ng gagawin mong luto, gagawin bahay, wala. Kaya tibay ng loob, lakas. Ayan, dito tayo sa hugasan. Dito na to, yung kahapon, may natanggap tayong regalo galing sa pinsan nila. Day 1 natin yun. Day 2, wala ako, hindi ako pumasok dahil day off nga. Ngayon, ganito pa rin yung aking damit dahil mainit to sa katawan. Ayan. Nagpinaheater ko yung dito na para mainit yung ating lutuan. Ito ngayon, nagluto ako ng radish. Pinakuluan ko lang para lumambot. Pero ayun, laban talaga. Walang gagawa ng ating pagkain kung hindi tayo gagawa. Diba? Sige lang, day. Luto lang, day. Para may ilalagay tayo sa ating tiyan. May maisusubo tayo. Kasi pag nakahilata ka lang, mas lalo kang manghihina. Ganun. Kasi naman dito, kailangan mo talagang kumayod. Kumilos. Ganun. Kailangan matibay ang loob, malakas. Nanay, magpakananay ka talaga. Kahit may sakit, laban Japan pa rin. So, ayun, ang ating buhay. Gagawa ako ngayon ng ang ulam namin ngayon. Hanggang ngayon, hindi pa ako namamalingke, hindi pa ako lumabas ng bahay. Kasi nga, hindi, wala. Hindi nga pwede lumabas. Pwede naman lumabas, pero ayun ko mag-drive. Medyo nanginginig yung katawan ko sa pag ano ng handle ng manubela pa, parang unlike nung pumunta ako ng view-in ng clinic na ano, nag-drive ako noon. Pero ngayon, siguro baka bukas na. Wala talaga, wala laman yung ref namin, kung ano-ano na lang nandito sa bahay. Lulutuin ko na lang. Ayun. Ito yung may mga stock pa naman kami dito. Ayun, mga dilata.
may bigas pa naman kami dito. Pag kasyahin na lang, may tinapay pa rin doon. May mga harvest pa rin kami din naman sa ano, galing sa garden. Yun lang ang kakainin namin. Pansamantala ba? Kasi wala pa akong balak lumabas. Marami akong gustong bilhin. Wala na kaming sabon, powder, wala na yung mga pampaano, yung downy. Ay, Diyos ko, Lord. Yun. Kaya, ito ang buhay namin dito sa abroad bilang nanay. Hindi madaling magkasakit talaga. Sa mga nakarelate dyan, ito tayo. Saludo ako sa inyo. Saludo ako sa sarili natin. Ganon. Unsa daw? Unsa daw, Dre? Saludo ako. Ayan talaga ang buhay ng mga nanay. Magpakananay ka na lang talaga. Kasi wala eh. Kung malapit lang ang nanay ko dito, ay naku, bakit hindi ba ako? Hindi ko, ma. Dito ka na lang. Sa tabi ko muna, lagaan mo, magluto ka na lang, ma. Wala eh. Kaya ayan. Tignan niyo na lang ako habang ako'y nagluluto. Oh, ayan. Ayan, wala na kaming ano. Wala na. Kunting-kunti na lang yun. Wa na din laman. Pang sabon sa plato ba? Manukda na yun ni Ani. Malapit lang naman kami sa mga bilihan. Kaya lang, di pa, ayoko pa lumabas. Ayoko pa mag-grocery. So ngayon, magluto na ta. Di na ta magsigyaw-yaw. Kay alas 5, imidya na hapit. Tapos ang aming amang hari, papasok yun pang gabi. Kailangan ko nang magluto ba niya. Pakainin siya kasi para makapagpahinga ng konti. Muna, ang among kahimtang diri sa abroad. Mahirap magkasakit, hindi madali. Ayan, balatan natin yung ito na lang natitirang ano ko. Kasi nung nag-garden kami, kunti lang ang ani naming onion. Gamay ra ba ang among harvest? Kaya nadaot sa ating kuan. Nadaot ang similya. Kaya sa mga Tagalog dyan, pasensya na, nagbisaya ko. Kunti lang ang harvest naming onion this year. Kasi nasira yung ano ba, yung tanim namin, yung similya, seeds ba ang tawag niyan? Basta bini. Nasira siya dahil. Kaya ayan, kunti lang. Ito na lang natira namin sa rep. Mauna lang ni ang nabilin sa amuang kuan, grocery last week. Wala, umaani, wala. Sab-sab na lang may sagbot, ani. Sagbot na lang, day. Sagbot dyan. Kung pwede lang sa mga hapon, magkuan, maglugaw-lugaw na. Lugawan, binapos sila. Kaya lang, ayaw nila na lugaw. Ayaw nila na isang putahe, na. Gusto na lang, mga hapon, murag restaurant lang ilahang kuan. Style. Side menu, may basta mga rami, marami-rami sila mga menu-menu. Kaya ayun, maning kamot taday. Maning kamotan. Luto. Wa pag yun, pasensya na yun kayo sa akin dahil hindi inyo makikita ang aking lulutuin kasi wa akong istan. Wala akong stand sa camera ba? Hindi pa ako nakabili. Kasi wala pa tayong money. O diba? Wala pa tayong sahod sa YouTube. Ganun. Hindi pa nakapagsahod si YouTube sa atin. Hintayin muna natin yung sahod ni YT sa atin para makabili tayo. Akala mo naman dahil nung malaki ang sahod, no? Sure! Magkano lang ba ang sahod? Di pa abot ng... Ay, sus, Ginoo. Magkakahiya ang sahod natin. Pero okay lang yan. At least mayroon kaysa wala. Kaysa magmayabang na kunti lang naman yung sahod.
wag na lang. Mas maganda sabihin ang totoo, di ba? Eh, ganun, di ba? Alam niyo na 'yan. So ganun. So magluto sa ako ha, di lang sa amo ha. So, mauna ni ang akong naluto, tanawa ninyo. Ako na lang na siyang gibutangan og toyo, oyster sauce, onion, akong i-slice ganina, o gamayang asukal para maglami-lami siya, o syokosyo. O, okay na, lami kaayo siya. O, ang ato ang radish na Japanese nemono. Lami kayo na, day, para balance sa ating pagkain, healthy foods tayo today. Ahin, everyday naman healthy food sila. O pagkain nila kasi balance nga. So, ito naman yung ating tofu. Lagyan natin yan ng spring onion mamaya. Sabi sa iya, padahon sa kuan ba? Sibuyas. Oh, pa-English-English ba? Murag tahur. Ato na siyang kuan. Inito na niya. Inito ang pabukalan niya. Toyo niya. Kuan. Spring onion sa ibabaw. O, oh, pipes na. Pais ng panihapon. O, oh, diba? Salamat sa Ginoo. Gracias.